Honorable Benjamin D. Pantaleon, Honorable Manuel V. Paz, at Honorable Susano M. Pendon. Buhat po naman sa bayan ng San Mateo, Honorable Angel Antonio, Honorable John Patrick Bautista, Honorable Mark Ian Buenviaje, Honorable Mary Grace Diaz, Honorable Reynaldo Rivera, Honorable Norberto Salen, Honorable Froilan Sales, at Honorable Roberto San Pedro Sr. Mula po sa bayan ng Tanay, Honorable Ricardo Bernardos, Honorable Romel Magwili, Honorable Michelle Catameo, Honorable Santos Santos, Honorable Beth Galang, Honorable Elena Villanueva, Honorable Rafi Reyes, and Honorable Rading Huco. Buhat po naman sa bayan ng Teresa, Honorable Freddy Bonifacio, Honorable Anthony Damaso, Honorable Sunny De La Cruz, Honorable Chris Francisco, Honorable Ezequiel Francisco, Honorable Fortunato Francisco, Honorable John San Jose, at Honorable Aurelio Celibio Jr. Mula po sa unang distrito ng lungsod ng Antipolo, Honorable Robert A. Altamirano Jr., Honorable Ronald R. Barsena, Honorable Arnel M. Camacho, and Honorable Lemuel Marlo G. Sapanta. At buhat po naman sa ikalawang distrito ng Antipolo, Honorable Philip Conrad Aco, Honorable Christian Edward Alarcon, Honorable Josefina Gatlabayan, Honorable Catalino Leyva, at Honorable Irvin Paulo Tapales. Tinatawagan pong muli ang ating pong Honorable Governor June Inares para po sa panunumpa sa katungkulan ng ating mga konsihal. Ang manunumpa po ay mangyari po lamang tumayo ang ating pong mga konsihal ng iba't ibang bayan, 13 bayan at lungsod. Marami pong salamat. Mangyari po lamang na yung pong mga hindi manunumpa ay maupo po lamang sa kanilang mga upuan. Marami pong salamat. Pinapakiusap po, yung pong mga hindi manunumpa ay kung pwede po ay maupo. So yung pong mga nakatayo lamang ay yung pong ating mga konsihal. Maraming salamat po. Maaari na po ba nating simulan? Bago po may humabol at magprotesta? Kung maaari na po, pakitaas na po ang ating mga kanang kamay at sumunod po sa aking muli. At siya nga po pala, nais ko magpasalamat. Sa huling pagkakataon, ito po ang aking huling opisyal na gawain bilang gobernador at isa pong karangalan ang ibinigay niyo po sa aming pamilya at naging memorable ang gabing ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pakitaas po muli ang ating mga kanang kamay at sumunod po sa akin. Ako si nanahalal sa katungkulang bilang ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas
na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautusang legal, at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa akong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyanawa ako ng Diyos. Congratulations po sa ating lahat. Napakaraming salamat sa inyong lahat, lalo sa ating Gobernador Junjun. At ngayon po naman, dumating na tayo sa isang pinakatampok na bahagi ng ating palatuntunan ngayong hapon. Sa mga katatapos pa lamang po na manumpa ng mga konsehal sa ating buong lalawigan, tanggapin niyo po ang pagbati mula sa aming pamilya. Mula kay Gov Ito, kay Gov Junjun at sa inyong lingkod. Congratulations po! Maraming salamat po, Gobernadora. Congratulations also. At sa tampok na bahagi ng ating palatuntunan, ang magpapakilala ng ating panauhing tagapagsalita ngayong hapong ito, dating bokal ng lalawigan, dating administrador ng lalawigan ng Rizal, dating Supreme Commander of the Order of the Knights of Rizal, tinatawagan natin si Professor Virgilio B. Isguera. Marami pong salamat, Bukal Remy, Sir Anthony. Mga kababayan, isang malaking karangalan ang makasama natin muli ngayong gabi ang isang magiting na lalaking ito. Siya ay naging cabinet secretary noong Marcos era. Nahalal na Concon delegate noong 1971. Nanalong assemblyman sa interim batas ng pambansa noong taong 1978. Nagpahinga ng konti sa politika at nagbalik at nanalong congressman noong 1994 via special elections. Muling nahalal noong 1995 at 1998 at nagtapos ang kanyang panunungkulan noong 2001 kasabay po ni Governor Ito bilang punong lalawigan at ng inyong abang lingkod bilang bukal sa sangguniang panlalawigan. Siya po ay isa sa kinikilala sa kanyang kapanahunan sa Kongreso nang hawakan niya ang most powerful committee, Committee on Appropriations. Siya po ay muog ng lalawigan ng Rizal sa larangan ng edukasyon, infrastruktura, livelihood, computerization, agrikultura, todo suporta po siya sa TESDA, University of Rizal System at Rizal National Science High School. Siya po ay may kababaang loob. Katunayan po, ayon doon sa aking napag-alaman, 170 hectares na lupa na po ang kanyang ipinamigay upang gamiting serbisyo publiko dito po sa lalawigan ng Rizal. Isa po lamang sa katangian ng ating tagapagsalita. Kung mapapansin nyo, siya po isang malaking negosyante. Subalit low-key profile po.